Una-una, huwag niyong bababatan ng bright yung mga makakasalubong nyo, mga tol. Yung mga nasa malayo mo, mga tol, yung mga tatawid na nasa malayo, mali naman na kayo ay abutan ng sira sa daan at wala kayong cellphone or kahit ano, mga tol, yon ang pinakamabigat na mangyayari sa inyo. Hazard! Para saan ba ang hazard, mga tol? May mga motor ngayon na bagong labas tulad ng Click 150, Click 125, NMAX. Okay, bakit nagpapakabit yung iba ng hazard? Sabi ng iba, puro yabang lang daw, pangyabang lang daw yung hazard. Ayan, sinasabi nila, pangyabang lang ang hazard. Pero papaliwanag natin, mga tol, kung para saan yung hazard. What's up, mga katagumpay? Ayan, oh. First time natin magra-ride ng gabi. Okay, dahil gabi na tayo umuwi doon sa ating pinagdeliveran, mga tol. Wala lang, gusto ko lang i-capture to moment na gusto ko makita nyo ng bago naman. Lagi na lang daylight tayo. Ngayon, susubukan natin umuwi at ipakita sa inyo. Bibigyan ko rin kayo ng mga tip, mga tol, kapag ka nasa night ride na kayo. Okay? Kapag ka inaabot kayo ng gabi, bibigyan ko kayo ng mga ilang tip. Okay? Una-una, huwag niyong bababadan ng bright yung mga makakasalubong niyo, mga tol. Okay? Huwag niyong bababadan ng bright. Magbabright lang kayo, mga tol, kapag ka yung tipo na, sir, evening. Ayan, sisipag ng mga frontliners natin. Ayan, pwede kayong, ayan, nakadim lang ako, mga tol, ha. Pwede kayong mag-bright kapag kayo lang. Okay? Pwede kayong mag-mobiles kapag kayo lang. Paano ko nasabi yan, mga tol? Okay, papaliwanag ko sa inyo, ha. Hinay muna tayo, okay? Para marinig nyo ako. Makinig kayo mabuti, mga tol, ha. Magbabright lang kayo, mga tol, kapag ka nasa highway kayo o kaya wala kayong masyadong kasalubong. Okay? Kasi pwede kayong mag-cause ng aksidente. Tsaka bakit ba nagbabright kapag ka gabi? O kaya kapag ka hindi mo kita yung daan. Nagbabright ka kasi hindi mo kita yung mga nasa malayo mo, mga tol. Yung mga tatawid na nasa malayo. Okay? Usually, ginagamit tong bright kapag ka nasa isang madilim na lugar ka. O kaya kapag nasa isang lugar ka na wala ka masyadong kasalubong. Okay? Pero huwag kayo masyadong magpa-bright. O kaya huwag nyo bababad ng bright kapag ka nasa highway kayo. Tapos, madami naman kayong kasalubong. Okay? Ang gamit ng bright ay para makita nyo ng mas malayo yung mga nasa unahan nyo. Okay? Tulad yan, hindi natin kita yung, okay, halimbawa yan, mga tol, hindi natin kita yung mga nasa puno, di ba? Hindi natin kita yung mga tatawid. Pag binride natin, ayan, kita natin ang mas malayo. Pero mga tol, yun yung advantage niya, mas kita nyo siya ng malayo. Pero mga tol, ang disadvantage niya, makinig kayo sa akin, ha, ang disadvantage niya, mga tol, same lang ng nakakasilaw kapag may nakabride sa inyo, ganun lang din yung nararanasan ng iba kapag nakabride ka. Okay, nakakasilaw kasi talaga ang bride kahit saan mong angle tignan. Kaya isa to sa bride, yung pagbabride ng ilaw, isa yan sa dahilan ng mga away dito sa atin, mga tol, sa Pilipinas. Bakit? Kasi maraming Pinoy na nang aasar talaga, mga tol. Yung tipo na kahit na alam nila na maraming kasalubong ay nagbabright sila. Kumbaga, nang aasar lang. Kaya maraming away, okay? So, isa pang tip, mga tol, huwag agad kayong magagalit sa isang motorista o isang sasakyan kapag ka nakabright sila at at nasisilaw kayo. Bakit, mga tol? Kasi minsan talaga, hindi lang, kahit ako minsan, hindi natin namamalayan na nakabright tayo. So, ang gagawin natin, tulad yan, isignalan lang natin sila para magbaba sila ng light. Ayun, gano'n, tama, nagbababa sila, di ba? Sisignalan, o kaya kung meron kayong passing light, itong ginagamit ko kasi, mga tol, hindi lang masyadong kita dito sa screen natin, kasi nga, gabi, ang ginagamit ko lang ay yung dim tsaka yung bright, inuulit-ulit ko lang. So yung iba, mga tol, kaya nagpapalagay ng passing light para mas mabilis yung signal light nila. Okay, magkaiba to dun sa signal nila na mag-U-turn kayo, ha? Magkaiba to, mga tol. Yun ang isang
advantage ni Bright. Okay, malinaw ba yung mga tagumpay? Saka kapag gabi mga tol, iwas lang tayo sa mabilis na patakbo. Lagi nyo tatandaan mga katagumpay na ang bilis. Okay, ito tatandaan nyo ha. Advice to ni katagumpay, ang bilis, gamitin lang natin yan kung kinakailangan. Halimbawa mga tol, kapag kami emergency o kaya may oras tayong hinahabol, sige pwede. Kaya lang tatantiyahin nyo din mga tol yung kalsada. Okay, kung makikita nyo na medyo alanganin, madaming sasakyan o kaya mas maraming 10-wheelers, 12-wheelers kayong nakikita, eh magbinihini lang muna. Pero kung wala naman kayong kasalubong, syempre safe yon, pwede kayong magpatakbo. Okay, tsaka pala mga tol, ingat kayo dun sa mga tricycle na tinatawag natin ng mga kamote tricycle. Ayan, kung minanonood sa ating mga katagumpay nating nagka-tricycle, kasi kahit ako nararanasan ko mga tol, una yung liko bago yung lingon. Okay, baliktad eh, dapat lingon muna bago liko. Alright, tsaka yung iba talaga hindi nagsisignal light, yung mga kakaliwa at kakanan tulad nito, hindi nagsisignal light po, diba? Aksidente ang aabutin natin kapag hindi kinagsisignal light mga tol. So ayan, dahil nandito na tayo sa medyo malawak na daan, medyo maliwanag mga tol, pwede na tayo mag dim light. Okay, dim lang tayo kasi kita naman tayo ng mga kasalubong na natin dito. Alright, tsaka pala mga tol, kapag nasa pagkagabi kayo bumibiyahe, lagi nyong huwag nyong iiwan yung cellphone nyo na walang charge. Okay, kasi kapag magna night ride kayo mga tol, or kaya gabi na kayo nauwi lagi, make sure na yung cellphone nyo full charge, o kaya may, kahit may charge man lang mga tol. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag inabot kayo ng sira sa daan, swerte kayo kung meron sa inyong makakadaan o may magagandang loob sa inyo mga tol. Swerte kayo nun. Pero mga katagumpay, kapag sakali o wag naman mangyari, kung sakali naman na kayo ay abutan ng sira sa daan at wala kayong cellphone or kahit ano mga tol, yon ang pinakamabigat na mangyayari sa inyo kapag wala kayong cellphone. Kasi syempre mga tol, wala kayong contact eh, diba? Or as help for other riders, depende na lang kung naka-vest kayo. Okay? So kaya importante din yung vest mga tol. Kung kasali kayo sa mga rides, importante din yung meron kayong vest. Okay? Isa rin yun sa mga dapat nyong malaman. Kaya sumali na rin kayo sa mga riders kahit hindi kayo talaga regular na nakakapag-ride mga tol. Kasi importante yung vest. Kapag nakakita, pag nakita kayong mayroong vest ng isang rider at nakita nila na rider din kayo, titigilan talaga kayo nila. Okay? Alright! Hazard! Para sa mga hazard mga tol, may mga motor ngayon na bagong labas tulad ng Click 150, Click 125, NMAX, PCX, Honda PCX. Ayan, may mga bagong labas ngayon ng mga NMAX tulad ng Gravis. Ayan, yung mga bagong labas ngayon, pero wala silang hazard. Okay, bakit nagpapakabit yung iba ng hazard? Sabi ng iba, puro yabang lang daw, pangyabang lang daw yung hazard. Ayan, sinasabi nila, pangyabang lang ang hazard. Pero papaliwanag natin mga tol, kung para saan yung hazard. Okay, ang hazard mga tol, tulad sa mga sasakyan, nag-i-indicate yun na there's something wrong with you, or there's something wrong dun sa sasakyan kung bakit naka-hazard siya. Pwedeng meron siyang sira, or pwedeng meron siyang ginagawang importante. At kapag nakatigil naman mga katagumpay, ibig sabihin, pwedeng nagsisignal yon ng help or ng tulong. Okay? So kapag ka naman mga tol, gamit na gamit ang hazard, kapag ka naman kayo ay naka night ride, or isang grupo kayo na nag-night ride. Okay? Kapag naka-hazard yung nasa huli, ibig sabihin, meron silang inaantay, or there's something wrong with doon sa tail nila, or yung tinatawag na tail man, o yung nag bumabalik-balik, kung alam niyo yun mga katagumpay, yung kumbaga ito yung mga nagtitail, yung mga bihasa na doon sa grupo.
Okay, yung mga ganun, mga tailman na tinatawag eh. Yung kapag ka meron tol na naiwan, okay, may mga naiwan sa grupo, si tailman, siya yung bumabalik. Siya yung naghahanap doon sa tropa. Eto mga tol, ay yung mga worst scenario lang na halimbawa walang radio, yung isa nyong kasamahan sa ride. Okay, si hazard ay napaka-importante doon. Alright? So, yung sinabi ko mga tol, yun ay sa mga grupo ha. Pero ito naman, mga tol, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga signal light nyo, yung hazard, pagka kayong mag-isa, pwede kayong mag-hazard. Kung sabihin, kapag nag-hazard kayo, pwede lumusot ang lahat ng sasakyan na nasa likod nyo. Ibig sabihin, inaalaw nyo sila na lumusot. Alright? Kapag ka naka-hazard kayo. Pwede rin na, kapag huma-hazard kayo, mga katagumpay, nag-indicate din yun mga tol ng pwedeng emergency. Okay, kapag naka-hazard. Diba, usually, kapag nakakita tayo sa gabi ng mga ambulansya, naka-hazard sila, ibig sabihin, emergency, tumabi na kayo. Alright, yun ang mapaliwanag doon mga tol. Tapos, sa mga nagra-ride dyan, okay, tapos na tayo kay hazard. Sa mga nag-night ride dyan mga katol, ayos, nabigyan tayo ng pagkakataon ngayon na makapagsalita, makapag-share ako sa inyo ng konting knowledge. Sa mga tol naman ng mga gabi umuwi, make sure na gumagana ang inyong signal lights. Okay, so gumagana ang mga signal lights nyo ha. Ayan, ang mga dim light, okay. Ang mga bright light nyo. Okay, eto, magpa-bright tayo ngayon mga tol, ayan. Importante na gumagana horn. Okay. Importante gumagana ang inyong horn. Kasi kapag wala kayong musina, yari tayo mga tol. Okay, yun lang yung mga minimal na kailangan nyo malaman kapag nag-night ride kayo mga tol. So ano ba pwede natin may dagdag? Bukod sa respeto sa kapwa mga tol, kailangan din natin ng respeto sa sarili. Huwag kayong magiinom kapag magra-ride kayo. Huwag na huwag kayong papayag mga tol hanggat maaari. Huwag na huwag kayong papayag na nakainom kayo ng tanghali o hapon o hating gabi, tapos iinom yung mga tropa. Sir, Diming, iinom yung mga tropa pero ang alis nyo ay night ride o kaya gabi kayo aalis. Huwag na huwag kayong papayag na kayo mga tol. Nakakasiguro ako sa inyo, 60-80% ng naaaksidente sa motor mga katagumpay ay nakainom. Maniwala na kayo sa akin mga tol. Huwag na huwag kayong papayag. Kapag ka nakainom yung tropa nyo, ipagpabukas nyo na yung uwi nyo. Okay, hindi night ride ang tawag doon. Okay, nilalagay nyo sa alanganin yung kasamahan nyo kapag ka pumayag kayo doon. Alright, kahit sabihin natin ang takbo nyo 30-40 lang noon, may possibility na makatulog mga tol yung kasamahan nyo kapag ka siya ay nakainom. Alright, tapang, matapang lang yan kasi nakainom. Pero kapag ka tinamaan na yun sa daan ng anto, possible mga tol, makakatulog na yan. Pwede nang ma-accident yan kasi hindi nyo nahawak yan. Okay, so yun lang, huwag kayong papayag mga tol. At palagi nyo isipin mga tol na meron kayong uuwi ang bahay. Alright, lagi nyo isipin na may uuwi ang kayo. Kailangan safe lagi ako makakauwi. Alright, so yun lang mga tol. Sana nag-enjoy kayo sa mga tips na binigay ko ngayong gabi. Alam ko naman mga tol na walang kwenta yung mga sinabi ko. At sabihin nyo, alam nyo na yun. Pero hindi lang kasi kayo yung viewers ko eh. Okay, may mga gusto pang mag-motor dyan. Diba? Yung mga gusto pang magsimula mag-motor dyan na kailangan malaman nila yun. Hindi naman komplikado yung night ride talaga. Magiging komplikado lang kasi naunahan tayo ng yabang minsan. Okay? Pagka sinabi natin ang gabi, wala sasakyan, rarat-rat tayo ng sobrang bilis. Hindi natin alam, may tatawid dyan. Okay? Yun dapat, saka lagi kayong nakahawak mga tol sa throttle nyo ng mabuti at saka dito sa inyong lever. Lagi nakahanda yan, huwag na huwag niyong bibitawan. Kasi segundo lang ang buhay sa pagdadrive. Yan lagi niyo tatandaan. Anytime pwedeng may lumusot na pusa. Anytime pwedeng may lumusot na aso. Anytime pwedeng may lumusot na kahit ano dyan. So dapat aware kayo doon. Okay? Laging titingin sa likod, sa side mirror. Okay, side mirror pala, huwag sa likod mga tol. Sorry. Lagi titingin sa side mirror nyo kung merong malalaking sasakyan at pagbigyan nyo na. Alright? So yun lang mga katagumpay, maraming salamat. Gabi lang tayo umuwi ngayon kaya naisip ko na bigyan kayo ng konting tips sa night ride. Kung may mali ako nasabi mga katagumpay,
comment nyo lang sa baba na sabihin nyo yung mga, or kung may mga tips pa kayo mga tol na gusto nyo nga sabihin sa mga katagumpay natin, ay i-comment nyo lang sa baba. Alright, comment nyo lang sa baba. Free kayo mag-comment sa baba mga tol. Kung mga nasabi ako mali, pwede nyo akong i-correct. Alright, so yun lang. Happy 50k subscriber natin mga tol. Maraming maraming salamat. Pagpawagay-bawin tayo sa 50k subscriber natin. Pahinga na ako ngayon mga tol. Sa delivery, pahinga na tayo ngayon. Ang oras natin ay 7:23 na. Pahinga na ng katawan natin. Ingat kayo palagi. Lagi yung tatandaan mga tol. Si katagumpay. Gusto ko kayo magtagumpay palagi. Mahal na mahal ko kayo. Dito na ako mag-outro kasi ito na yung bahay namin. Maraming maraming salamat. This is your man, JDB again. Hingang malalim and peace. And peace, and peace, and peace out. Whew!